namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sumainyo nawa, sumaatin nawang lahat ang pagpapala ng Panginoon. Hilingin natin naliwanagan ng Espiritu Santo ang ating isip upang lalalim ang ating pagkaunawa sa salitaan ng Diyos, lalo na sa mga pagbasa ngayong araw na ito, at maging mas malapit tayo sa Kanya sa pagdiriwang natin ng banal na Eucharistia. Star Wars. Ang daming sequel po niyan. Pinapanood ng mga tao. At ano ang Star Wars? May evil empire. Kinakalaban niyan ni na Luke Skywalker at saka ni Princess Leia. Kaya yung paglalaban ng kadiliman at liwanag, matindi ang dating sa ating isip. Kaya nanonood tayo. The Lord of the Rings, kalaban din ni na Gandalf, saka ng mga hobbits, saka ng mga elves, si Sauron, masamang tao, may kapangyarihan. Nung natunaw na lang yung Sinsing, yung Lord of the Rings eh, tinapon ng hobbit sa bulkan at saka natalo ang puwersa ng kadiliman. The Mockingbird. Ganon din ang laban. May mga taong masasama. May mabuting mga tao din. Si Katniss. Ano po ang aking patutunguhan? Ang aking patutunguhan ay yung sinasabi ng mga anthropologists, mga psychologists, mga sociologists. Nakakatagpo lang tayo ng kahulugan ng ating buhay kung we live for a cause greater than ourselves. Lalo na yung cosmic na paglalaban. Saan ka dyan? Saan ka papanik? Sa kadiliman ba o sa liwanag? Kailangan po tayo na mabuhay sa isang cause, sa isang labanan na higit pa sa ating pansariling pangangailangan. At yun po ang sinasabi po sa atin. Sa unang pagbasa, sabi ng Panginoon, darating ako upang tipunin ang lahat ng bansa at mga taong iba't iba ang wika. Gusto ng Diyos, maghahari siya sa buong mundo. At yan ang ating dinadasal. Suma sa amin ang kaharian mo. Thy kingdom come. Mapasa amin ang kaharian mo. Tinutusan din tayo. Matthew 28. Humayo kayo hanggang sa dulo ng mundo. Pamansag ninyo ang kaharian ng Diyos. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Yan ang ating cause. Yan ang ating crusade. Pangangailangan ng brain natin yan, sabi ng mga neuroscientist. Yung mga naglalagay dyan ng mga MRI at saka PET scan at saka CAT scan, alam nila may area sa brain natin na naghahanap ng kahulugan. Huwag ninyong pagtaksilan. Bahaging importante sa buhay ninyo yung paghahanap ng kahulugan na sa ventromedial cortex. Minsan nabubulag tayo dyan. Hindi natin pinapakinggan. Hindi natin binibigyang pansin. Magbabayad din tayo. Ano ngayon ang ating dapat gawin? Sumali tayo. Yan ang ating ang bininyagan tayo para dyan. Kasama ni Kristo para ibunsod
ang kaharian ng Diyos. Kanyang kalooban, sabi sa unang pagbasa, mula kay Propeta Isaias. Pero tayo, madaling tumiklop. Mahina ang ating loob. Kaya sabi ni San Pablo, palakasin ninyo ang inyong lupaypay na katawan at tipunin ang nalalabi pang lakas. Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi tuluyang mapilay, kundi gumaling ang paang nalinsan. Napapagod tayo. Biglang dumating ang COVID, ang hirap ng buhay, may economic disruption, 100 piso na ang sugar, hindi pa rin totoo yung 20 piso ang kilo na bigas. Aabot kaya tayo dyan? Nahihirapan tayong maghanap kung saan makatagpo ng pag-asa. Gira pa ng Ukraine, taas ang fertilizer, tataas lahat yan. Gasolina, mas mahal pa ang diesel ngayon sa gasolina, umabot ng 90. Mangayon, 70 na lang binabantayan ko. Ang hirap ng buhay. Inuutosan ka, pamansag mo ang kaharian ng Diyos. Hirap na nga ng buhay, Panginoon, lupay-pay na kami. Humingi tayo ngayon ng lakas. Ganyan talaga ang utos ng Diyos. Minsan dinidisiplina pa tayo, sabi ni San Pablo sa sulat sa mga Hebreo. Nagbibigay siya ng salitang nagpapalakas ng loob sa atin. Anak, huwag kayong magwalang bahala kapag tinutuwid kayo ng Panginoon. Huwag panghinaan ng loob. Yan ang mensahe sa atin. Tuloy ka, kahit makitid ang daan, tumuloy ka dyan. Kahit dinidisiplina ka ng Panginoon, ang dami mong problema sa buhay, tumuloy ka dyan. Yan ang dahilan kung bakit Kristiyano ka. Yan ang dahilan kung bakit narito ka, nakasama ng mga galaxies at saka mga planeta dito sa napakalawak na sandaigdigan, San Sinoco. Strive to pass through the narrow gate. Makitid na daan. Kasi matidik yan, mabato, makitid na, ang hirap pa. Yung malawak na daan, dyan maraming mga tao dyan pumupunta. Mga panandali ang aliw, eat, drink, be merry, for tomorrow you die. Andyan ang maraming mga tao. Kasama pa yung may mga pari ipang ilan dyan. Nagagayuma sa mga panandali ang aliw. Mga condominium, mga vacation houses, mamahaling mga sasakyan. You were not born for that. Kung meron ka, maganda. Pero hindi yan ang lubusang pagtutuunan mo ng iyong buhay. Because you were born for greater things. You were born for eternity. Kaya, sabi sa ating dasal kanina, maging manatiling matatag sana kami ang aming kalooban upang marating namin ang tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong pili. Yan talaga ang iyong ultimate destiny. Yan ang iyong pangwakas na tadhana. Makapiling ang Ama, Anak at Espiritu Santo na gumawa ng lahat ng mga bituin na yan. Ng pulsars at quasars sa sandaigdigan. Hindi ba napakaganda? Talo niyan ng Star Wars. Star Wars, Evil Empire lang ang kinakalaban. Talo niyan ng Lord of the Rings. Pati yung Mockingbird. Mas dakila ang ating tadhana, yun ang ibig kong sabihin ngayon. Kaya huwag kayong panghinaan ng loob. Huwag kayong manlupay-pay. Disiplina ng Panginoon sa iyo yan. Pagsubok ng Panginoon yan. Tuloy mong ipamansag ang kanyang kaharian. Pangalagaan mo sa inang daigdig. Dinggin mo ang hinaing ng mga maralita. Kung hindi, sasabihan tayo,
hindi ko alam kung taga saan kayo. Panginoon, kumain kayo, nakasama kayo. Kumain kami nakasama, kasalo kayo. Nagturo kayo sa aming mga kalsada. Member kami ng charismatic, Panginoon. Lektor ako ng matagal doon sa ano. Eh, nagayuma tayo. Ilang taon na akong pare, Panginoon. Baka may sasabihan pa ng ganun eh. Hindi natin sigurado. Kailangan, pare ka, ikaw ang manguna doon sa makitid na daan. Hindi ka manguna na yung mga bagay na lumilipas, ang pinagtutuunan mo ng pansin. Sabi sa Hound of Heaven ni Francis Thompson, all things betray you because you betray me. Sabi niya, parang kanina nagbo-walking ako dyan, may bayabas dyan eh, na ang tamis, nakita ko. Pagkuha ako, kaunti na lang pala ang natira, kinain na ng ibon. Maraming tao, ganyan. Sa huling sandali ng kanilang buhay at sa kanila natuklasan, kinain na pala ng ibon yung bayabas na pinaghirapan ko. Ang daming nangungumpisal, nasa ICU. Father, wala akong anak na po. Nasa Amerika na lang. Eh, hindi mo naman ilalagaan yung mga, sasabihan ko sana eh, pinabayaan mo yung anak mo, nagpunta ka sa Malaysia, puro mga business ang pinag-iisipan mo, eh ngayong naghihingalo ka na, wala kang nakikiramay sa iyo. Mga anak mo yun, para kang umakyat ng bayabas pagkatapos nakita mo, kinain na pala ng ibon. Yung iba kakainin pa rin yun, kahit may bird flu kaya yan, o baka kung ano-ano ng mga virus andyan, ganun lang kanilang buhay. You were born for greater things. Huwag ninyong sayangin yung inyong buhay, yung mga millennials. Lagi kong sinasigawan yan na sila rin kasi ang nagsasabi. You only live once. Minsan ka lang mabuhay sa daigdig na ito. Hindi mo na mababalik yung panahon. Pag nagkabalik ka ng pagpili, sasayangin mo ang buhay mo. Lagi ninyong alalahanin yan. You only live once. Kaya kung meron kang greater destiny, you were born for greater things, yun sundin mo. Para hindi masayang yung buhay mo. Mamaya sasabihan kang, hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama. Ang reality, walang katapusang paghahamok ng kadiliman at liwanag. Pag sinayang mo yung buhay mo, sa kadiliman ka mauuwi. Lalamunin ka ng kadiliman na walang katapusan. Sinasabi ng Panginoon, ako ang liwanag ng mundo. Ang sumunod sa akin, hindi naglalakad sa kadiliman. Kaya manalangin tayo ngayon na yung ating pangwakas na tadhana, itong dakilang pagtawag sa atin na mabuhay kasama ang anak, kasama ang ama, ang anak at Espiritu Santo, ay ating matamo. Huwag kayong magbibilang, lagi kong sinasabi, ng mga tipaklong sa paanan mo, may bituin doon, tinatawag ka. Huwag mong pagtaksilan yung ventromedial cortex ng brain mo, naghahanap ng kahulugan niyan. Pag nagbiging-bigihan ka dyan, siguro mabubuhay ka, pero sa wakas, mananalo yan. Samantalang nasa ICU ka na, ang dami mo ng mga intubation at saka babalik sa iyo yung ventromedial cortex mo at magsasabing, sinayang mo ang buhay mo, tol. Lahat ng bagay, panandalian
ang aliw na binibigay. All things betray you because you betray me. I am the light of the world. Who follows me walks not in darkness.